And ito, yung binanggit ni Pastor Joel kanina, cell or house churches. Ito yung ginagawa nila si Sir Sherry's ngayon. Okay, cell or house churches. Siguro on a separate discussion, pwede kong i-share sa inyo ano ba yung difference ng Bible study sa house churches at cell groups. Magkakaiba yan. Iba ang cell group, iba ang Bible study group, iba ang house churches. Magkakaiba po yung tatlong yan. Okay, and if you are not aware of the difference, nakakalungkot at nakakatakot dyan is baka magkaroon ng malpractice and it will lead you to a different result. Yan. Okay, so pag sinabi pong house churches, the church is organized into small groups. Okay? Particularly involving families. So pag sinabing house churches, you're not just inviting the neighborhood. Pero pag sinabing house churches, ang target mo is to reach after families. Okay? So you're running after households. Okay? Ang reach mo, pamilya, angkan. Which is also a good thing. I remember sa Thailand, nung ako pinag-demission, kapag naimbitahan mo ang isang local doon, tapos at siya ay nakumbinsi doon sa ibinabahagi mo, ang first step or first thing na gagawin ng local na ito, sasabihin niya talaga sa'yo, pwede ko bang imbitahan yung nanay at tatay ko o yung mga kapatid ko dito sa grupo natin? Yun ang una nilang sasabihin sa'yo. Okay, so may mga countries, may mga people groups po tayo na family-oriented. Okay? So, pag nakatanggap sila ng magandang bagay na ito, na kagaya na nakinabang sila dun sa ebanghelyong senior mo sa kanila, ang tendency nila is to bring along their whole family, which is a good thing. Okay? At dito po pumapasok ang house churches, kasi dito sa house churches, you can easily disciple them and help them grow towards their newfound faith. So, ang house churches, not just a Bible study group or a cell group, so, it comprises of 10 to 30 participants. Okay? Ang isang house church po, ito po ay bumibilang ng 10 hanggang 30 katao. Ito po yung typical na house church format. Okay? And the concept, of course, yung cell group, alam po natin kung saan ang galing yung konsepto na to. The concept of a cell group comes from the idea of cells in a human body which reproduce themselves as the body grows. So pag magpa-plant tayo ng house church in our mission, so ang intention natin, yung house church na yun is magmo-multiply. Okay, not just addition of souls, but multiplication, not only of souls, but of the house church. Okay? So one cells become two cells becomes four cells, and so on. In the church, cell groups are linked to each other under central leadership. Okay, alam na po, alam naman po natin ito. Okay? And of course, isa pa sa mga elements ng church planting movements is churches planting churches. Oh, ito na, yung sinasabi ko kanina. Indigenous churches plant more indigenous churches. Church members understand that they can and should reproduce churches of the same kind. So if they are to fulfill the Great Commission within their own country, well, of course, churches, okay, na nagpo-flow, or should I say that is planted, that can relate dun sa kanilang culture and language, well, this should multiply. And of course, rapid reproduction. May mga churches kasi na ano eh, nasesettle na sila kapag nakapag-plan ng church, yun na lang eh. So they don't bother to grow and extend more or to reproduce more. Pero ang totoong church planter o ang totoong missionary, if I will say, most church planters involved with church planting movements say that rapid growth encourages and sustains more growth. So nabubuhayin sila ng loob kapag nakikita nila yung growth na ito, at dahil dito, nagkakaroon sila ng desire na magparami pa at mag-reproduce pa. And lastly, healthy churches. Okay? Healthy churches pursue the five functions of the church given in Acts chapter 2 verses 41 to 47. Ano yung
functions of the church given in Acts chapter 2 verses 41 to 47. Lima yon. Worship, that's number one. Number two, proclamation. Okay, proclamation of the gospel, we're talking about evangelism. Third is service. Okay, the gathering of the believers. And as the believers gather, they build relationship with one another. Ito yung tinatawag nating fellowship. Okay, and of course, ito pa yung evangelism. So ito yung limang functions of the church according to Acts chapter 2 verses 41 to 47. And if a local church is functioning in these five functions given in the book of Acts, then we can see and we can say that these churches are healthy. Okay? So in addition to the 10 elements na binanggit po natin, 10 elements that are universal to every church planting movement, yung ginamit ko nga po na reference kanina, si Dr. Garrison, he lists 10 more elements that are frequently found in church planting movements. Okay, ito pa. Number one, yung worship in the heart language. Worship in the heart language. So ultimately, people worship in their heart language. Okay, ano ba yung heart language? Okay, so missionaries should learn the heart language, not just the trade language. So, have you heard of what we call idiomatic expressions? Yeah, si Pastor Jun, a teacher. Pastor Jun, can you explain to us what are idioms? Opo, yung idioms po, ito po yung isang sistema po o yung paraan ng pagsasalita na hindi po ginagamit natin yung normal na paraan. Kung baga ito po yung matalinghaga na paraan, no? Limbawa po, sasabihin natin ngayon, no? The noise outside is a bit much, no? Hindi po siya literal po na ibig sabihin na yung a bit much po doon, no? Parang oxymoron, bit ibig sabihin konti lang, tapos kabaliktaraman naman yung match. Ibig po sabihin annoying po yung ingay. No, so ganun po, madalas po ginagamit po nito ano po yung mga literary writing po, yung mga idiomatic expressions po, no. Pero alam niyo ba mga kapatid, example po na... yung couch potato, no, ibig sabihin yung pasal, sige, tuloy mo. Marami pa example, Pastor, no? Yung couch potato po, pag sinasabi po na yung isang tao isang couch potato, ibig sabihin po nagre-refer po siya sa isang tao na walang ginagawa buong mag-araw kundi nakaano lang, nakaupo lang, tapos nakapanood lang ng TV, kumakain, walang productivity po. Yun yung ibig sabihin po ng couch potato. Marami pa po. Ayun. Pero actually, alam mo ba na may mga bansa na ang kanilang normal way of speaking to each other is through the use of idioms. Kasi ito yung heart language nila. So ibig sabihin, ito yung lingwahe na mas madali nilang maiintindihan ng isa't isa. At saka itong heart language ito is a language that is very personal to them. And of course, if you will be using this heart language or idioms, you will literally avoid offending someone. Okay? And well, technically, this is beneficial kapag maintindihan natin ang idioms ng lugar na pupuntahan natin. And para at least, kumbaga, if we will be able to understand this, we will be able to understand what their culture actually is or actually are. Okay? So, ngayon, sa worship, ganun din. So ultimately, people worship in their heart language. So merong kumbaga mas nararamdaman ng tao ang pagsamba kung sila ay sasamba doon sa paraan na naiintindihan nila. And missionaries should learn the heart language of the people, not just yung tinatawag na trade languages. Okay, hindi natin papakahabain to. Number two, evangelism has communal implications. When appropriate, the new believers are encouraged to witness to their own families. So kaya pag mag-share ka ng gospel doon sa foreign land and they will be able to accept the gospel that you are sharing, immediately encourage them to share this with their own families.
yun nga po, nung nagpunta ako ng Thailand, hindi na ako naging hindi na po naging mahirap para sa akin na i-emphasize sa kanila ang communal implication ng evangelism. Sila, kumbaga, kultura na nila ito eh. Basta nakatanggap sila ng isang bagay na maganda, hindi pwedeng hindi nila i-involve yung family nila. Okay? And not all people are like this. Kaya pag pupunta kasi sa lugar to do missions and you will be evangelizing, you'll be sharing the gospel, encourage them, okay, to witness to your own family. Take note, huwag mo sabihin, oh, imbitahan mo ko doon sa pamilya mo para ako mag-share. No. Sila mismo ang pag-sharean mo. Kasi titiyakin ko sa'yo, baka, hindi, baka ikaw hindi ka pala natanggapin. Pero kapag kapamilya nila mag-share sa kanila, well, hindi po ito magiging mahirap para sa kanila. Okay, and there are some situations where a believer would be persecuted if he witnesses to a family member. Totoo yun. Okay, so discretion must be used in witnessing. Kaya kung titignan natin yung Acts 16:31-32, this is often an effective method of church growth. So timing is important in witnessing. Okay, believers should prayerfully seek the Lord's timing as to when to witness and seek the Lord's guidance regarding how to witness. Okay, bilisan na natin. Okay, and of course, rapid incorporation of new converts into the life of the ministry of the church. Don't worry, I will be posting this outline dito po sa GC po natin para ma-isama niyo po dyan sa mga notes ninyo. Now, we are also encouraged, if you will be in missions, you should seek to incorporate this new believers into a local body. Ngayon, kung wala nga local body, then you should start one. Kasi ang isang batang ipinanganak sa kalye, hindi lalaki yan, mamamatay yan kapag wala yung sinamahang pamilya. And so it is with the new believer. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ang mission, hindi magiging mission yan pag walang church na na-plant. Or, technically, or secondarily, kung meron namang local church talaga, as in church of the locals, then, kung sino man yung magiging bunga ng evangelism mo, well, you should be endorsing it to that local church. Okay, na pupuntahan mo. Yan. Okay, and of course, number four, passion and fearlessness. So there is boldness and a sense of urgency on the part of believers in church planting movements. So if you really are a missionary, well, this passion and fearlessness would be flowing in your veins. So, kumbaga, kaya nga, pag mananalangin ka, magre-reflect ito sa prayer mo. Kapag kausap ng mga locals, magre-reflect ito doon sa conversation niyo. And doon sa mga activities mo, even though you're alone sometimes, but of course, yung gagawin mo, it will always be channeled. You will find ways to channel it to the locals that you're ministering to. Kasi nandun yung passion mo eh. Okay? And number five, a price to pay to become a Christian. In areas where the gospel is discouraged by society or government, uncommitted church members are screened out and the remnant is dedicated. May mga churches na ganito. Dahil nga yung churches nila ay nire-restrict ng government, kaya kapag nakita nilang wala kang commitment, hindi ganun kalalim yung commitment mo, or should I say, hindi nila makita yung kaseryosohan mo, automatic i-excommunicate ka nila. And what I'm saying is actually happening in China. Pag nakita nilang malamig ka, nakita nila na hindi ganun kaseryoso ang pananampalataya mo, hindi ka na nila isasama at hindi ka na nila pasasamahin kasi ang nasa isipan nila, katwira nila, o baka mamaya isumbong mo kami sa government authorities, baka lalo kami magka-problema because of you. Kaya hindi nila i-involve yung mga ganong klaseng tao. Okay? Kaya sabi ko nga po sa iyo, kapag nasa mission ka and you will be given the opportunity to minister to the locals, share your passion and let them understand what your passion is. Okay? And of course, the price of becoming a Christian. Kailangan maintindihan nila, kapag naging Kristiyano ka, eto yung mangyayari. Naalala niyo, sinabi ni Jesus, if they have called the master of the house Beelzebub, how much more will they call them of his own household? So, you will create a mindset in them na, pag naging Kristiyano ka, ipapersecute ka. Baka tawagin ka rin nga ng pamilya mo na demonyo ka, ganun.
So, ano yun? So, isi-set mo na yung expectation nila hanggat maaga. Okay? And hindi mo sasabihin sa mga sinishare mong gospel, sinishare mo ng gospel, lalo na sa foreign land, na ang Christian life is a life of a bed of roses. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Okay? Dahil pag yan ang kanilang naging mindset at dumaan sa pagsubok yan, automatic, i-give up nila yung kanilang faith at sasabihin nila, sinungaling ka. So, kaya nga i-share mo sa kanila yung price of becoming a Christian. Okay, and ito, perceived leadership crisis or spiritual vacuum in society. When a country or a people group becomes insecure due to some crisis, people are more willing to turn to God for answers. Okay, ito na. So, ipakita mo sa mga tao, ito yung pangangailangan mo. Ito yung kaseryosohan ng pangangailangan mo. May sagot dyan. At ang sagot ay ang Diyos. Okay, and yung kanilang mga pangangailangan na yan, you can actually use it as a vehicle or as a tool in order for you to easily bring out the gospel to them or share out the gospel to them. Kaganyan, when I was in Thailand, nandun yung kanilang passion to learn English. Kasi nung 2005, nung naging prime minister, itong prime minister nito, hindi ko nalang babanggitin ang kanyang pangalan, he opened the way for foreigners to teach English to the local people of Thailand. Kasi dati wala silang pakialam sa English eh. So, may mangilan-ngilan lang na marunong mag-English at ito yung ini-employ ng mga foreigner to translate for them. Pero nakita ng government na limitado ito, kaya nagbigay siya ng mandato na i-allow ang mga foreigner na magturo ng English at pag-aralan ng English para maging progressive yung bansa nila. And which nangyari nga, noong 2005, sinimula nilang i-apply ang English sa lahat ng ginagawa nila. It boosts their economy. At sa totoo lang, mas maganda ang ekonomiya ng Thailand kumpara sa ekonomiya na meron tayo dito sa Pilipinas. Sinasabi ko po ang totoo. These are my experiences. And so ngayon, nung nagkaroon ng urgency ng mga English instructors, so ito'y green up ng mga missionaries, which includes me, at ginamit namin itong paraan na ito para ma-share namin yung gospel. Naalala ko po, one time, nagturo ko sa isang school na hindi naman siya Christian school, pero pag-aari ng isang Korean missionary yung school. So ito'y international school. So ngayon, nung malaman ng principal na ako ay pastor nga, nagtuturo din sa Bible school, and then at the same time, I'm also a teacher by profession, so sinabi niya, Pas, ganito, pag magtuturo ko ng English sa ganito, at may usapan na kami ng mga parents, kung ano man yung textbook na i-require mo, yun yung bibilhin at gagamitin ng mga bata. Sabi ko, ganun po ba? Ano po kaya kung ang gamitin natin ay Bible? Sinabi kong ganun. Tapos sabi nga noon ng principal, sige, gamitin natin ang Bible. Sige, magpapatawag muna ako ng Parents Teachers Organization and I will consult it with them. At nagkataon, pumayag yung mga magulang kasi wala naman daw mawawalan sa kanila kung magbabasa ng Bible, lalo na nandun naman yung kumpiyansa nila sa Bible because the Bible, they believe, teaches morals. So ginamit po namin ngayon yung Bible para ituro sa kanila ang English. And you know what? Doon sa school na yon na pinagtuturuan ko, I was able to plant a church. Nagkaroon ng isang church doon sa school na yon because of English instruction. Isipin nyo, ginamit ng Diyos yung kanilang pangangailangan ng English o ng pangangailangan na matuto ng English para ito ay maging isang open door na ma-share yung ebanghelyo sa kanila. Mga kapatid, I'm sharing this experience to you. Unfortunately, nakakalungkot lang nung nawala ako dun sa school, nung nag-resign ako, yung sumunod na pastor sa akin doon, kasi pastor din yung in-endorse natin doon, hindi niya itinuloy yung sinimulan po natin. He let himself dictated and pushed around by foreign teachers ng resulta na wala yung church, na wala yung Christian influence doon sa school. And also, isa pa sa mga nangyari, bakit gano'n nangyari, yung principal na Christian, na Korean missionary, dahil sa kanyang katandaan, nag-resign and to make over yung anak niya
na hindi naman ganun kalalim yung pananampalataya bilang isang Kristiyano. Yun. Okay. And of course, through church planting movements, on-the-job training for local church leadership is provided. Yan yung sinasabi ni Pastor June kanina. So, if you will go into missions, open doors, open opportunities for the local pastors, local workers to practice their faith and to practice what they have learned. Okay? Hindi yung ikaw bilang isang missionary, ikaw ang lahat ng gagawa nito. Okay? At ang resulta, wala na silang ibang gagawin, kundi umasa na lang sila sa'yo sa lahat ng gagawin. Isipin mo, ikaw na lahat. Ikaw na magbibisita, ikaw na mag-MC, ikaw magtuturo sa Bible study, ikaw rin yung magpapaawit, ikaw rin yung magpi-preach. Saan ka pa? Diba? No. So you should give them the opportunity. May mga Kristiyano doon na sa mga locals na gusto nila maging part ng ministry but they are not given space or room to practice their gifts and to apply what they have learned from the gospel. Kaya magbukas ka ng opportunity para sa kanila. And of course, kung gagamitin naman natin ang house church leadership or house churches, leadership authority is decentralized. Each cell and each house church needs authority to minister and plant churches without getting approval from a hierarchy. Yes, dapat magkaroon ng isang leadership doon sa isang local church, but when it comes to the implementation of the ministry, there should be freedom. Okay? There should be freedom. At sa mga house churches, itong kagandahan kung bakit mabilis sila mag-grow, especially in missions, in foreign missions, kasi, yun nga, they can do anything they're planning to do kasi walang hadlang na pwedeng mangyari kasi wala namang mag-scrutinize ng kanilang ginagawa, wala naman silang tao na kailangan lapitan for their for approval. Yan. So kaya mabilis pong mag-grow yung mga house churches especially in foreign lands. And ito pa bilang missionary, if you're an outsider, especially of course outsiders tayo sa kanila, di ba? This is what I encourage you. Keep a low profile. Okay? Keep a low profile. Kasi may mga patawarin ako ng Panginoon kung babanggitin ko ito. Meron kasi mga missionaries na they claim to know it all. Okay? And may mga missionaries na ganito na kaya kung naalala ko pa isang missionary na nakausap ko, ay pupunta ko doon para i-train sila kasi ganito. Kasi ito lang yung alam nila, hindi nila alam ko ganito, ganyan. Kaya hindi sila lalago bilang Kristiyano, hindi sila magiging epesyente sa kaharian ng Diyos. Hello? Sabi ko, kapatid, nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Okay. So, wag ganon. Okay? Let us keep a low profile. Okay? And what we should do or what the attitude should we have is what we call the yung tinatawag po nating mentor-mentee type of program. So let missionaries become mentors. Not just leaders or not leaders, but mentors only. Kasi bakit mentors lang tayo mga missionary? Kasi in-encourage nga natin yung tinatawag na local leadership. So tayo, mag-mentor lang sa kanila. So, pag nakita mong pwede na siyang tumayo, sige, siya na ang patayuin mo, ikaw, unti-unti ka na ngayong bumababa doon sa eksena. And of course, ito nga po, yung isa pang bagay na gusto ko malaman ninyo, there are times that missionaries suffer. Okay? Often, missionaries involved with church planting movements suffer. Not only because of what we call lack of finances, but also due to what we call self-destructive behaviors and some due to adversaries. So, missionaries need to pray. Now, kapag nandun ka sa mission field, take note of the following. Number one, you will have adversaries. There will be oppositions coming. Okay? Naalala ko po nung nagtuturo ko dun sa isang public school sa Thailand at nung ako nga po ay
nagtutor na sa mga estudyante kasi binigyan nila, nag-create sila ng tutorial program. At syempre, dahil tutorial program to, wala kaming official textbook, ginamit na, pinagamit ko ang Bible. Sumang-ayon naman yung karamihan ng mga parents. Pero ang mga teachers, hindi. So sinasabi nila, sinasabi sa akin ng mga teachers, huwag mong gamitin ang Bible kasi kinoconvert mo sila sa religion mo. Sipin mo sabihin sa akin niya. Sabi ko, hindi ko sila kinoconvert lang para sa religion ko. Ginagamit ko ang Bible ko for them to learn English because we don't have any resources. And then they persecuted me because of it. Sipin mo yun. So naging kaaway ko yung mga teachers because of that. Kapag pumapasok na ako sa faculty room, automatic naglalabasan yung mga teachers kasi ang katwiran nila, baka maging Kristiyano ako kasi sisharean ako ng teacher na to. And not only that, aside from the possibility of adversaries, missionaries also suffer because of lack of resources. Okay, kaya nga po, yung mga career missionaries nung unang panahon, bago ka nila papuntahin sa mission field, the organization will have to ensure that you have sponsors. Doon po sa mission organization na sinyalihan ko, bago ka lumabas ng ibang bansa, bibigyan ka nila ng sulat na ibibigay mo sa sponsors mo at yung sponsors mo kailangan mag-commit na sa ganitong buwan, ito yung ibibigay nila sa iyo. At kapag nagkaroon na po nung collection nung overall support mo, itong mission organization na to, magbabawas sila ng percentage and that goes to the organization. Eh, wala namang problema doon. Pero punto roon, gusto ko makita nyo, they will encourage you to find your means of support, which is good. Pero not all missionaries are able to find sponsors o ang tawag nga ng mga Katolikong pare dito ay benefactors. Ako, lalo na ako, hindi ako magaling pagdating sa usaping fundraising. Aminin ko yan sa inyo. Pero alam niyo po, even yung mga pansarili ko ng pangangailangan, hindi ko, parang nahihiya ako na sabihin na lang. Bagamat may mga tao nagsasabi, Pastor, kung ano kailangan mo sabihin mo sa amin, pero parang nahihiya ako magsabi. So ano ginawa ko? In order for me to have what we call a continuous flow of resources and finances, I decided to work. So nung nag-work nga po ako, so hindi ako nagkaroon ng problema sa finances ko, so ang problema ko naman ngayon yung oras. So yun. So babalansihin mo naman ngayon yung oras mo kung paano mo mababalance yung work and then personal life and then yung ministry at kumbaga kailangan makita ng mga nasa paligid mo na epesyente ka pagdating sa bagay na to. So I'm just sharing to you my experiences. So nung nag-work po ako, nung una nahihirapan ako na makahanap ng paraan kung paano ko makapagbahagi ng ebanghelyo sa kanila, pero the Lord taught me of some ways. At nung nandun nga po ako, the Lord used my tutorial classes as a means of reaching after the locals. So nare-reach ko yung estudyante ko, nare-reach ko pa yung mga parents nila. At may mga pagkakataon na habang nagtuturo ko sa mga estudyante, yung kasama ko sa team, sila naman yung nag-minister doon sa parents ng mga bata. Yun. Tapos dahil nga tayo mga Pilipino, kagaya ng mga tayo, mahilig tayong magkain-kain sa labas. So, pag nandun kami sa labas, ang ginagawa namin, sa halip na magkwentuhan lang kami ng amin-amin lang, so nakikipagkwentuhan kami sa mga locals at hindi po ito naging mahirap sa amin kasi marunong kami ng language. Kaya, nung nandun kami sa area na yon, nagkaroon kami ng sangkatutak na mga kaibigan ng locals mula dun sa motorcycle taxi drivers, sa taxi drivers, dun sa 7-Eleven, dun nga sa 7-Eleven na pinupuntahan ko, kilala na ako. At ang tawag po nila sa ang tawag kasi nila sa pastor or tawag nila sa teacher pareho lang iisa. Pag teacher ka at pastor iisa ang title mo. Adyan ang tawag nila. Kaya pag pero pag regular teacher at hindi nila parang hindi ganoon karespetado sa kanilang teacher, ang tawag lang nila ay crew. Con-crew teacher. Pero kapag nandoon yung pagrespeto nila sa iyo and you become a life coach to them, ang tawag nila sa'yo parang pastor, pero ang tawag nila ay adyan. So very precious yung word na adyan kapag nasa Thailand. Kaya pag in-address ka nila as adyan, nakakataba ng puso yun. Ibig sabihin, nakuha mo na yung loob nila. And I was given the privilege to experience this thing kasi tinuruan tayo ng Panginoon. And ito ngayon yung sinishare ko po sa inyo.
And I hope that this through these experiences that I'm sharing, you are finding enlightenment. May napupulot kayo, and I hope that this you will also be able to apply this into your own local settings, lalo na kung pupunta ka na sa international missions. Okay? So, kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ngayong gabi, ito, sineshare natin ito, and I hope kung may questions kayo, don't feel free to ask me. Pwede niyo po akong i-PM. Pwede po kayo mag-PM dito sa group chat natin if you have more questions. And itong resources na ginagamit ko, itong PDF file na ito, Strategy for Missions, I will be sharing the link where, so that you will be able to download it. Okay? And isi-share ko pa sa inyo yung ibang parts nito, and napakaganda po kasi nito. Ito yung natutunan ko din doon sa mission school na pinanggalingan ko, kaya ito rin yung ibabahagi ko sa inyo. Okay, patawarin niyo po ako kung hindi ako nakagawa ng PowerPoint presentations, pero sa isang banda, it's a good thing na hindi tayo magkaroon din ito, kasi para nakafocus lang kayo sa pakikinig. And kung ano man yung maiintindihan mo, you will be able to put it into writing as quick, okay, without having to problem na baka mabilis ako magpalit ng slides kaya hindi mo na masusundan yung sinusulat mo. Okay, so paganda rin na ganito. Pero hope and pray that in the next sessions, I will be able to give you something so that you will be able to study it after our sessions. And kung may tanong ka, feel free to ask me. Okay, and andito naman po tayo para maglingkod. Okay. And ito, i-share ko pa sa inyo, next week, kung lulobi ng Panginoon, itutuloy natin ito. Dito pa rin tayo sa missional models and strategy. So, tutuloy pa rin natin ito kasi mahaba ito actually. Itong fourth and fifth sessions ang pinakamahaba, which is yung fifth session, yung fifth topic po natin, kung titignan po natin ay, okay, let me just say, dito tayo magtatapos sa fifth topic. Kasi ito po yung mga essentials pagdating po sa issues ng missions. Okay? Sandali lang po ha. Ano ba yung fifth topic natin? Kasi ngayon tayo ay nasa missional, wala yung aking list dito. Hold on. Spirit. Okay, so andito po last week, nasa cultural engagement in mission tayo. So nasa module 4 tayo ngayon. Missiological models and strategies. And last would be contemporary issues in global missions. Pero i-combine ko na dito sa module 5 yung module 6, which is personal formation and mission engagement. Kukumbine na natin ito dito. Okay, para kasi naniniwala ko na itong module 5 and module 6 halos ito po ay hindi nagkakalayo. Kaya i-share po natin ito. Pray natin next meeting at matatapos po natin ito. And if you have questions or if you have additional suggestions or information that you want to share, feel free to do so. Okay? Okay, so siguro po magtatapos na po tayo ngayong gabi. And by the way, andito pa rin si Dr. Roderick. Okay, salamat po at andito kayo ngayon. Okay, before I give you the pass on to the microphone for further announcements, so closing prayer muna tayo. Ano? So kanina si Pastor Joel yung nag-pray. Okay, sino ba nag-pray kanina? Opening prayer, Pastor Joel, di ba kanina? Okay, ikaw yung nag-pray? Opening prayer ka kanina, di ba? Ako po yun, Pastor. Ah, Pastor June. Okay. Sige, si Pastor Joel naman ngayon yung magpe-pray. Okay, magko-closing prayer tayo. Pastor Joel, close us in prayer, please. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan, salamat po sa kaalaman na ibinigay mo po sa amin sa gabi ito. At sa iyong lingkod na ginamit mo, Panginoon, salamat sa kanyang buhay na patuloy niya in-impart sa amin yung knowledge and wisdom pagdating po sa misyon na kanya pong naranasan. Ang aming dalangin, Panginoon, patuloy po na palawakin mo ang aming kaalaman patungkol po sa pag-abot sa mga kaluluwa. And we are here right now, Father,
para po magamit mo, Panginoon, sa larangan ng misyon. Magkaroon kami ng puso, Panginoon, and passion sa larangan po, Panginoon, ng misyon. Lord, dalangin namin na ang pag-aaral nito ay maging pagpapala, Panginoon, sa aming mga buhay bilang mga pastor na ginagamit mo, na hindi lang kami manatili, Panginoon, sa aming local church, kundi bagkus kami, Panginoon, ay lumabas at magkaroon ng passion para po sa mga naliligaw at mga hindi pa nakakilala sa iyo. Salamat po, Panginoon, at muli po kami ay pagtipon-tipon mo sa mga darating na araw upang patuloy pa po na saliksikin at alamin yung mga bagay na nais mong i-impart para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, open cam po tayo para for attendance purposes. Okay, gusto ko pong makita yung inyo pong mga nagagandahan at nagagwapuhang mga mukha. Okay, can someone take us the picture please for our attendance? Sino mag-volunteer na mag-check? Okay. sige po, yeah, Sister Myrna, sige, pwede nyo lang kuna ng picture. Okay. Okay na po, okay. Sige po, pakipost na lang po sa GC. And, okay, so, please remind me, kasi inyo pong ipagpaumanhin, sa dami ko pong ginagawa, nakakalimut ako. Okay, so please remind me to share these resources. At of course, bago ko po i-share itong mga resources na ito, I will get the approval of Dr. Roderick. Kasi resource, external resources po ito. Okay, and bagamat theologically, hindi naman ito lumalayo sa pananaw natin, but of course, I'm submitting myself to the leadership of our Bible school, so I will have to submit it for his approval. And don't worry, it is free of charge. Okay, ito ang mga resources na ibibigay po natin. And tapos kung... kasi gusto ko po maging interactive tayo as much as possible. So sa mga susunod pong sessions natin, please share. Okay, mag-share po tayo. At maganda na nakakapag-share tayo. Kagaya niyo, yung mga sinishare ng mga kasama natin, nakaka-enlighten eh. Nakaka-encourage eh. Okay, at kailangan natin ito. Okay, and of course, Pastor Eric, do you have any thing to announce to us or anything? Yan, magandang gabi po. Naririnig po ba ako? Yes po. Ayan, thank you. So, ayan, na-miss ko si Pastor Jun. Ayan, busy ano rin eh. Busy tao din si Pastor Jun. Magandang gabi po, Sir Eric. Na-miss ko nga yung boses nyo eh. Ano po, nasa na po tayong ano lesson? Kumbaga yung pinaka head topic po niya, Pastor. Dito po tayo sa module 4, which is mission modules. Opo, dito tayo ngayon. Then next yung contemporary issue ata. Opo, contemporary issue. So ikukumbay na po namin. Maganda yung susunod, ano? No? Kaya subukan kong ano maggawa ng poster, kasi noon madalas naggagawa talaga ako ng poster eh, na before yung lesson is pinopost natin yun sa page, and para makakuha rin tayo ng mga iba pang makasama natin na ini-open natin ng yung mga willing mag-join ng Zoom, and then pipiliin na lang natin. So i-try natin, maganda ito eh, contemporary issues in global mission. Kaya mas catchy-catchy din siya. So I'm so blessed na ayan si Doc Robles po ay ano, volunteer teacher din po 'yan. At kung meron tayong ano, kung nabe-bless tayo, pwede tayong magbigay ng love gift natin sa kanya. Ayan. Kaya ako rin po ay humingi ng pasensya kasi hindi ako nakakadalo ganyan dahil sa dalawa nating ino-organize or tinutulungan. Actually, ako yung pastor din doon at saka yung daughter church yung isa. Tinutulungan natin yung mga kapatiran doon ng ano, sa music team, dahil umalis na yung mga ibang ano eh, musician natin. Alam niyo naman, di ba ganun yung mga miyembro sa loob ng church, come and go. Pag nagkatrabaho, hindi mo naman asahan. Duplicate tayo ng bago. So announcement ko lang, this week ay
darating po yung Amerikano na nag-donate ng pampatayo ng church dito sa outreach natin sa pinaka-poblasyon ng Lupao. Kaya 10, Wednesday po ata yun, darating siya, I have to support the dedication of one of our outreach sa Ordaneta, Pangasinan. And then, Wednesday po yun, kaya makakancel natin yung ano natin, klase ng Wednesday. And sa 12, dedication din ng pinatayo dito na church. Nagulat nga yung ano din, yung mga kapitbahay. Umalis lang sila ng umaga ng Lunes. Pagbalik nila ng Sabado, yung mga nagtatrabaho sa malalayo, may church na. Kasi 6 days. 6 days lang po tinayo yung church doon. As in, kompleto na. May pastor, may bubong. Gulat sila eh. So, yun, i-dedicate po yun ng Friday. Saturday, convention. Kaya medyo hectic ang schedule eh. Ako po ang may hawak ng as a president ng organization na kung saan naka-affiliate po ako. So, 17 churches lahat and growing. Kaya medyo ano, busy-busy tayo this week. Yun lang naman ang magiging announcement ko. I will try my best na sa Tuesday maituro yung ating ano, systematic theology para makatapos na naman tayo ng isa pang subject. Na ano na rin eh, nasasabik na rin ako magturo si Pastor Marlon tsaka si Pastor John. Oh, susunod na rin dyan si ano eh, si Pastor Joel. Mga magiging kabahagi din natin yun na volunteer teacher yan, sa ating MBS. At malaking bagay po na may mga volunteer teachers tayo talaga. Para lang masalo natin yung vision ng MBS talaga na as ano eh, parang hanggat maaari sana maging free. free talaga. Kaya ito pong iko-compile ko po muna itong mga videos natin tsaka natin i-upload po sa YouTube. At ayun, sa dulo ng ano po niya video, may GCash number ni Doc Robles. Opo, if you are blessed. Ay, kasi yun lang din yung maitutulong natin. Kaya kahit sabihin natin after 10 years biglang, kung yan pa rin ang number nyo, after 10 years biglang may makapanood tas mag-love gift. Direkta na po sa inyo. Di ba? Magandang idea po yun, no, Pastor June? Kasi uploaded na siya. Alam mo, na-bless siyang ganun. Tas nakwento nyo pa yung na-touch siya sa kwento po ninyo. So, ganun. So, yun ang maitutulong ko naman po sa mga teacher din ng MBS. At kahit hindi na po dumaan sa akin yung ano yung mga love gift niyo, direkta niyo na po kay ano kay Dr. Marlon, kasi pag dumaan sa akin yan, buwasan ko ng tights yun. joke lang, wala pa naman ganun nangyari. So ayun lang po, maraming pong salamat sa tiyaga niyo. Umabot tayo ng 11:04 pero kayo po talaga yan. Ganyan talaga pag-uhaw sa Word of God. Ayan, may bago tayong kaklase nasa Saudi. Inad ko sa GC kanina. Sa Pastor's Notebook lang din yun sumusunod. Eh, nung nagla-live na tayo sa Pastor's Notebook, kasi marami po kasing follower ang Pastor's Notebook, kaya lumipat ako sa pagla-live ng Pastor's Notebook. Kaya siguro nagtataka kayo, but yung ano live stream natin nasa MBS na punta sa Pastor's Notebook kasi mas marami pong maaabot yung ating pagtuturo. So, yun yung purpose natin maliban sa ma-monetize para mas marami tayong matulungan. 'Di ba? Totoo naman. Hypocrite naman ako sabihin kong hindi. Ayoko. Hindi naman ano kasi marami talagang ano kailangan nating tumulong kahit sa pagtatayo ng church. At yun din talaga ang heart ko kasi church planting. So, ayan, nawa ay patuloy tayo bless ni Lord. So, ayan, maraming salamat po sa bawat isa. At kung may dadagdag din kayo, baka may announcement po kayo diyan. Magla-live din po kami ng ano ng magaganap na convergence sa Sabado po. Ordaneta po magaganap 'yon, CB Mall. Free yung venue eh. Kaya yung
free din ng registration, free lunch. Kaya kung sinong malapit-lapit sa inyo sa Pangasinan dito sa CB Mall, free din po kayong pumunta. Kung wala kayong matulugan, may free din na lodging na malapit po doon. Mm-mm, basta labas na lang kayo nakakain. Pero may lodging din po. Kasi ang Bible School po ng na kung saan tayo nag-graduate ay doon lang din po malapit. Walking distance lang sa mall. So, yun lang. Timir na, lipad na. So, sige po. Thank you po sa inyong lahat. At pag-pray po pala natin. Pag-pray natin. Gusto ko idagdag ito. At siguro pag-usapan namin ni Pastor Rod, ni Dr. Roderick to. I'm volunteering myself to teach biblical languages. So, pag-usapan namin ni Pastor Rian, kung interesado kayo, ngayon pa lang sabihin nyo na kay Dr. Roderick yung tungkol sa biblical languages kasi malaking tulong yan sa atin, yung biblical languages na yan. So, ito po yung minamaster ko po sa ngayon. I'm still studying and I'm focusing right now on Hebrew tapos na po ako sa Greek. So, advanced Hebrew po yung kinukuha natin ngayon for the sake of studying Old Testament Christology. Kaya medyo masakit nga lang ng konti sa ulo pero very beneficial po, lalo na po ang passion ko talaga is to know Jesus the way he was understood by his people and by the Old Testament. Kaya ito po yung passion ko ngayon and hopefully I will be following a degree in sacred literatures. Yun po yung kukunin natin sa yung susunod na isusunod natin doctoral. Na based naman sa America yung school. Kaya lang masasacrifice ng konting trabaho ko. So I will have to give up some things in order for me to be able to finish these studies. Eh, hanggat may pagkakataon mag-aral tayo, aral tayo mga kapatid. In-internship mukhang alam ko po yung school na yan. Mukhang alam ko yung school na yan. Yung school na to, tawag nito. Online American English. Online din. Pero may yung connection niya sa Israel, grabe. As in, talaga malalaman mo legit siya. Native via ata eh. Native via. Meron din native via. Connected sila doon. Connected sila doon. Kaya, sishare po namin to. Itong mga bagay na tinatanggap namin ng libre mula sa Panginoon, ibabahagi din namin sa ito. Mm-mm. Okay? Kaya, nag-try so, akong, nag-try din ako mag-register eh. Nag-try ka? Five free lessons kasi sila eh. Opo. Maganda po, maganda yun. College kasi ako, naglaga ako sa Hebrew letters. Doon ako unang, siguro, kung bakit ako naging nag-aral ng Bible school. Nilab talaga ako sa mga Hebrew letter. Alam nyo ba na ang Hebrew letter, each letter are pictures actually. Alam nyo ba ng pictures yun? So, Hebrew language is a pictographic language and the pictures itself speaks. The Hebrew character itself, yung isang Hebrew character actually speaks for itself. So meron siyang kanyang mensahe and those messages are actually pointing to Jesus Christ. Concrete, okay, concrete know, po ba at tawag doon? Concrete ano? Hindi abstract. Concrete. Concrete. Mm-hmm. Mm. Tapos ito nga po, alam niyo ba na merong 50 Hebrew words that were consistently used throughout the scriptures throughout the Old Testament sa Tanakh at itong 50 Hebrew words na ito are all pictures of Jesus Christ in the Old Testament. So, isi-share po natin yan. So, pero sa ngayon, hindi pa. Dito muna tayo sa mission. Tatapusin muna natin to kasi my goal right now is to develop people burning with the heart for missions. Kasi maraming bansa ngayon ang hindi pa talaga naabot ang Ebanghelyo. Sa totoo tama lang. Tama ako dyan, Pastor. Opo. Dito na nga lamang po sa ano sa Southeast Asia, ang dami pang lugar na hindi napupuntahan ng missionary. At yung mga lugar na yon kaya hindi napupuntahan ng mga missionary kasi highly restricted. Kagaya niyan sa isang province sa Laos, mayroong isang probinsya diyan na talagang hindi mo mapapasok kahit anong dokumento meron ka. And ganun din sa Cambodia, and I'm seeking ways how to penetrate those countries kasi paano sila makakarinig ng ebanghelyo? At saka ito pa. Ito pa yung nasa heart ko. Matatawa kayo kung sasabihin ko sa inyo. I have this heart for the North Koreans. And ngayon, nanonood ako ng mga videos
kung ano nangyayari sa North Korea ngayon. Nakakalungkot. And of course, aside from that, pero ito medyo matatagalan pa, is I have this heart for Israel. It's time for us to return the favor to Israel. Okay? I-share natin yung gospel sa kanila. Kasi sa kanila nagbula ang gospel, di ba, nareject na sila, nareject nila ang gospel, lalo na nung pumutok yung tinatok na AD 70, nagkaroon ng diaspora, lalo sila na wala ng pagkakataon na makapakinig ng ebanghelyo. Ngayon, ito na yung pagkakataon kasi may modern technology tayo at yung technology na ginagamit natin ngayon sa kanila din galing. Kaya gagamitin din natin to para maabot din sila ng ebanghelyo. Okay? Ito sa sabi ko nga, Facebook Messenger galing ito sa Israel, whether you believe me or not. Okay? The founders of these applications are Jewish. Okay? Especially yung Waze, yan, yung mga technology na meron tayo ngayon. Almost all of it came from Israel and it's time for us to return the favor. Pero, please take note, not to the point of you becoming so much obsessed with Israel na magiging, alam mo yun, Hebrew Roots Movement, yun ang iniiwasan ko, na maging ganun tayo. Okay? Yung lahat na lang tungkol sa Israel. Hindi. Okay? Kasi ang Israel, meron siyang part dun sa covenant, pero hindi sa kanya nakasentro. Kasi nakasentro talaga kay Jesus. Okay? Sige, so much for that po, mga kapatid. Maraming salamat po ngayong gabi sa inyong participation and I'm so blessed hearing your voices, seeing your faces, and salamat din sa mga insights na naibahagi ng ating pong mga kapwa manggagawa ngayong pong gabi. Okay? Maraming salamat po and may the Lord bless you all. Okay, in the name of Jesus. Amen. God bless po. Okay. Sa lugar Bible School, tayo'y nagtitipon na line. Sa tahanan man o saan ka man, naroroon tunay. Kaalamang makalangit at biblical na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya sa Mobile Bible School. Ito'y abot kamay nga. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya sa Mobile Bible School. Ito'y abot kamay na sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya sa Mobile Bible School. Ito'y abot kamay na sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawati. Para sa kaluhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan.
Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayo umaasa sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagkakaisa.